Magandang umaga, narito ang Tropical Cyclone Bulletin No. 1 para kay Tropical Depression Jolina na inisyo ng pag-asa ngayong September 6, 2021, 5 p.m. Ang minomonitor na low pressure area na nasa may east ng Surigao del Norte ay tuluyan ng naging isang tropical depression at ito nga ipinangalan ng Tropical Depression Jolina. Ang location nga ng sentro nito sa Jolina sa 4 a.m. ay huling namataan sa 300 km east-southeast ng Guiuan Eastern Samar or dyan sa may 310 km east ng Surigao City, Surigao del Norte. Habang ang intensity nito, ang maximum sustained winds nito ay nasa 45 km per hour malapit sa gitna at ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 55 km per hour. Ang kasalukuyang galaw nito ay patungo ng west-southwestward at ang speed nito ay 20 km per hour. Sa kasalukuyan ay mayroon tayong tropical cyclone wind signal number 1 kung saan ito ay sa Visayas, ito ay sa lugar ng Eastern Samar at habang sa Mindanao naman ito ay sa Dinagat Islands, Surigao Islands at sa Bukas Grande Islands. Dahil nga dito, sa loob ng 24 hours ay asahan na si Jolina ay maaaring makapagdulot ng moderate to heavy rains dyan sa may area ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang naan siya, Surigao at Bukas Grande Islands. Sa atin namang mga karagatan, maaari ring makaapekto itong si Jolina within the next 24 hours ay maaari itong makapagdulot ng moderate to rapsis na may pag-alo na 1.2 hanggang 2.8 meters dyan pa rin sa mga lugar sa eastern seaboards, sa Visayas at sa Mindanao. So yung mga mariners natin na may mga maliliit na sasakyang pandagat ay ina-advise natin na mag-ingat at kung maaari ay huwag na munang pumalaot. Ito nga si Tropical Depression Jolina ayon sa forecast ay gagalaw patungo ng westward or maaari din na west-southwestward bago ito tuluyan tumungo ng northwestward. Ayon nga rin sa forecast track, itong tropical depression na to ay gagalaw patungo ng northwestward kasabay ng pagtungo nito sa east coast ng ating bansa bago ito tuluyang mag-landfall sa Northern Luzon by Friday, September 10, 2021. Ngunit posible pa rin naman na magbago ng track direction itong si Tropical Depression kaya ina-advise ng pag-asa ang public na i-monitor yung mga magiging changes nito. Magamat ayon nga sa forecast, itong si Tropical Depression Jolina nga ay mananatiling isang tropical depression bago ito tuluyang mag-landfall dyan sa may Northern Luzon. Kung saan ayon din sa forecast ay maaari itong humina pagkatapos itong mag-landfall at maging isang ganap na low pressure. Ang susunod na weather bulletin para kay Tropical Depression Jolina ay ire-release ng pag-asa ngayong 11 a.m.